Isang malupit na araw mga pogi. Narito ulit si Kapitan Sayote para sa isa na namang kwentuhan sa One Piece. Narito ang mga limang posibleng magiging asawa ni Roro Noa Zoro sa One Piece. Mapapansin natin na si Eiichiro Oda ay sumusulat na rin ng mga romantikong mga eksena sa One Piece. Ang patunay nito ngayon ay ang mga Straw Hats ay may konting romantikong mga relasyon na. Ang pinakamalapit na bagay ay marahil kay Sanji at si Pudding sa Whole Cake Island. Iisa lang ang paraan dahil hindi alam ni Sanji na talagang gusto siya ni Pudding. Ngunit sa ngayon, kapag nagretiro ang isang pirata, kadalasan maaari silang magkaroon ng mga kapareha. Makikita ito mula kay Goldie Roger na may asawa. Ngayon, pag-usapan natin ang posibleng magiging partner ni Roro Noa Zoro. Sino sa tingin mo ito? Kaya't mag-comment ka lamang sa baba. Unahin na natin si Nami. Pagdating sa mga kababaihan na malapit kay Zoro, malinaw na isa sa kanila si Nami. Ang mga posibilidad para kay Nami ay kapansin-pansin na mas mababa kaysa sa mga pangalan sa mga susunod pa nating tatalakayin. Ang makikita mo sa ngayon, ang relasyon ni Nami at Zoro ay parang isang nakama lamang sa Straw Hat o kaibigan lamang at walang pahiwatig na malalim. Ang sumunod ay itong si Nico Robin. Bago sumali si Frankie, ang mga fans ay pilit na ipinapartner itong si Robin at si Zoro. At sumikat nga ito. Ang nagpasikat sa kanya lalo na sa una ay nagkikinala si Zoro kay Robin. Ngunit kung nasa panganib si Robin, lalaban si Zoro upang tulungan siya. Nakita ito sa Skypiea. Nakita ito nang umatake si Aokiji at si Zoro ay isa sa mga nakipaglaban na sinusubukang palayain si Robin sa Enies Lobby. Ang problema, matapos sumali si Frankie, sila nagkalat tong si Oda ng mga pahiwatig ng relasyon ni Robin kay Frankie. Kahit na sa kabanata 987, hinawakan ni Robin si Frankie sa cover nito. Ang pangatlo ay si Perona. Si Perona ay gumugol ng 2 taon kasama si Zoro sa isla ni Mihawk. Pagdating sa pagiging malapit, tila gumugol ng mas maraming oras si Perona kay Zoro kaysa kina Robin at Nami. Ngunit makakasama ba ni Zoro si Perona forever? Sa normal na sitwasyon, baka hindi. Mukhang mas interesado si Perona sa mga taong may mga nakakatakot na itsura tulad ni Gecko Moria. Bilang karagdagan, mula sa mga nakakatawang pakikipag-ugnayan ni na Perona at Mihawk, bago siya umalis, napansin natin na si Perona ay umiibig na kay Mihawk. Ang pang-apat naman ay si Kusuki Hiyori. Nakakatuwa si Hiyori. Sa ngayon ay maraming mga sandali kung saan si Hiyori ay malapit kay Zoro. Tulad ng pagtulog nitong si Zoro at nagpasya si Hiyori na matulog habang yakap-yakap itong si Zoro. O kapag nasa panganib naman itong si Hiyori, ay naisave ni Zoro si Hiyori bago kumilos si Sanji. Noong una ay naisip ko na si Kusuki Hiyori ay magiging Kushina Dahime, ang diyosa na nailigtas ni Susanoo mula sa Yamato no Orochi. Samantala, si Zoro ang magiging Susanoo figure na papatay kay Orochi at sa huli ay pakakasalan si Kushina Dahime. Kahit na hindi si Zoro ang papatay kay Orochi, tiyak na magiging lubos ang pasasalamat ni Hiyori kay Zoro, ang naging santiin ng pagkatalo ni Kaido. Magkakasama ba sila forever o ito ay magiging katulad na lamang nila Sanji at ni Pudding? Ang panglima ay si Tashigi. Kapansin-pansin si Tashigi. Dahil sa pagkakahiwig niya kay Kuwina, malalim ang kanilang relasyon. Ngunit may mga palatandaan na pagkatapos ng Punk Hazard kung saan tinulungan ni Zoro si Tashigi mula kay Monet, maaaring hindi na kinamuhian ni Tashigi si Zoro tulad ng dati, lalo na't napatunayan na ni Zoro ang maraming mga pagkakamali tungkol sa pangunawa ni Tashigi. Ang pagsasama ni Zoro ay hindi seryoso sa pagharap sa mga kababaihan. Si Zoro ay nag-aatubili na bawasan ang mga kababaihan, ngunit hindi nangangahulugang si Zoro ay hindi bubunot ng kanyang espada at lalaban ng buong lakas kung mapanganib ang sitwasyon. Siyempre, kahit na sa pagkatalo ni Monet, masayang malayang kinarga ni Zoro si Tashigi sa kanyang balikat.
At iyan nga guys ang mga posibleng limang magiging forever nitong si Roro Nova Zoro sa One Piece. Nararamdaman ko pa rin na sa mga limang ito, ang pinakamalakas na kandidata ay maaring si Natashigi at si Iori. Ngunit, pinaghihinalaan ko na hindi lalapitan ni Zoro ang sinuman sa kanila hanggat hindi siya ang pinakadakilang espada sa buong mundo. Sa ngayon, lahat ng nasa utak ni Zoro ay talagang lumalakas. Sa iyong palagay, sino ba ang mas angkop na magiging partner nitong si Roro Nova Zoro? Kaya't mag-comment lamang kayo sa baba at ating pag-uusapan. Maraming salamat sa panonood. Thank you so much mga Pogi. Kung nagustuhan ninyo ang video ito, subscribe na sa Kapitan Sayote YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.